Hi, Kabilabs! Meron po ako sa inyong good news. Pero before that, para po sa mga bago po sa ating YouTube channel, my name is Miss Emily. Isa po akong caregiver dito sa Bansang Israel na almost 8 years na po nagtatrabaho dito. So as you can see, nakapangtulog na po tayo. Pero hindi ko maiwasang i-share sa inyo agad-agad dahil ito po ay urgent and limited lang po yung slot na binigay ng POEA. Open na po ulit ang application ng mga hotel workers na papunta dito sa Israel. Wala pong placement fee and ang sahod ng mga hotel workers ay halos ka-level lang ng sinasahod naming mga caregiver. Pero, ika-clarify ko lang po sa inyo na hindi po ako isang recruiter. Hindi po ako binabayaran ng kahit nino man para i-share sa inyo ang topic na ito. Isa po akong vlogger na caregiver dito sa Israel na gusto lang po makatulong sa mga kababayan natin. So, if you are interested, please do watch this video until the end. But before we start, mga kabilabs, please don't forget to like this video, subscribe, and ring the notification bell kasi after this topic, marami pa po tayo mga i-share na for sure makakatulong po sa inyong lahat. So, intro, pasok! So, let's start now mga kabilabs. Hindi lingit sa kaalaman ng iba sa inyo, nag-post na po ang POA na open na ulit ang hiring papunta dito. So, sa mga hindi po nakakaalam, ito po, nag-start po ang application period for hotel workers from November 11 hanggang December 20. So, ito pong mga i-discuss ko sa inyo ay based po ito sa post po ng POA sa kanilang Facebook page. So, bago ka po makapag-apply ng hotel worker, kailangan po mayroon ka na pong in-situ as housekeeping. Alam ko sa inyo mga kabilabs, marami nagtatanong ng halimbawa cleaner ba sila or may mga ibang nagtatanong kung anong klaseng in situ ba yung kailangan ng hotel worker. So, housekeeping lang po yung tinatanggap ng POA. Wala na pong iba. So, by the way mga kabilabs, ito po ay nagawan ko na ng topic. So, itong gagawin natin ngayon parang update na lang to at i-discuss ko pa rin sa inyo one by one. Pero kung napanood nyo na po yung interview ko sa mga first batch, makaka-relate po kayo dito. So, dumating po ang mga first batch po ng mga hotel workers noong June 2022. Dati po talaga, ang Israel ay caregiver lang ang tinatanggap nila na job order. Pero ngayon, since nag-start ang 2022, dumating na po yung mga first batch ng mga hotel workers. And meron din po akong ginawang topic kung ano ba yung dadatnan yung trabaho pagdating dito. And apartment tour din. Meron na po akong mga in-interview. Kaya sa mga malapit na makaalis or sa mga gusto itong malaman kung ano yung dadatnan yung trabaho papunta dito, pwede nyo pong panoorin itong mga ginawa nating videos. Yan. Okay, so lahat po ng babanggitin natin mga kabilabs ay galing po ito sa POAA and tinutulungan din po tayo ng isang aplikante na nag-aantay na lang po ng kanyang kontrata. Kaya legit na legit itong pag-uusapan natin ngayon mga kabilabs. And sa mga aspiring applicants nga po pala mga kabilabs, meron po kaming binuo na Facebook page para makatulong sa inyo. Halimbawa nahihirapan kayo sa requirements or sa e-registration, sa pag-fill out, mga ganyan. Meron po tayong admin at may binuo po kaming page para makatulong po sa inyo. Pero private lang po yon and exclusive lang po sa mga aplikante. Kasi alam ko sa inyo mga kabilabs, marami na naman magko-comments dyan. Ano-ano na hindi ko pinagdaanan kasi gaya po na nasabi ko sa intro, hindi po ako recruiter at hindi ko rin alam yung mga pinagdadaanan ng mga aplikante. Kaya thankful ako sa taong ito kasi willing po na ibigay yung oras niya para po sa mga kababayan po natin na nag-aspire din po na makapunta dito sa Israel. So, okay. Let's start. So, lahat po ng babanggitin natin ngayon mga kabilabs ay galing po sa POAA and hindi lingit sa kaalaman ng iba na nag-post na po sila. Nag-post na po ang POAA sa kanilang Facebook page na open na po ulit ang application nila for hotel workers housekeeping. So, sinabi nila dito, 1,200 yung kanilang kailangan. And yung application period po ay nag-start po siya from November 11 hanggang December 20. Yan. So, kung susumahin nyo po, 28 working days po lahat yun. Hindi kasama ang weekends kasi ang weekends naman po ay sarado po ang office ng POAA. Per day, sa compute po ng ating admin, siya ko na siya i-reveal sa inyo pag nandito na siya sa Israel. Ngayon po kasi nag-aantay na lang siya ng kontrata.
So, ngayon, secret muna yung kanyang pangalan. So, sabi niya dito, 50 slots per day ang tinatanggap ng POA per branch. So, ang POA po ay merong 19 branches dyan sa atin sa Pilipinas. So, any branches, halimbawa nasa Luzon ka man, Visayas, Mindanao, pwede kang magpasa ng mga requirements sa kanila. And, ang tinatanggap lang nila ay meron silang allocated na 50 lang, 50 per day. Kaya, bilisan yung mga kabilabs, diba? Pang ilang topic na natin ito. Kaya, i-refresh na lang itong mga babanggitin ko sa inyo na qualification requirements ay nabanggit na natin sa mga naong na nating vlogs. Hindi lingit sa kaalaman natin lahat na in demand talaga ang mga OFWs, mga Filipino workers, kasi iba tayo magtrabaho. And ngayon naman po ay babanggitin ko sa inyo yung mga requirements para sa mga ngayon pa lang po mag-a-apply. So, lahat po ng application ay via online and wala pong agency. Kailangan sa POA po kayo mag-a-apply and hindi po ito walk-in. Kailangan po mag-create po tayo ng nasabing e-registration sa website ng POA. So, ilalagay ko po sa description box para ipipress nyo na lang or i-click nyo na lang po yun para makapasok po kayo sa mismong e-registration nila. Magagawin nyo lang po doon ay mapi-fill up. And sa e-registration na yon, first of all po, kailangan meron na po kayong NC2 certificate ng housekeeping. Housekeeping only. Wala na pong ibang certificate. And number 2, so at least 25 years old pataas po yung kinakailangan. And next po ay kailangan Filipino citizen po kayo. Number 4, never previously work experience in Israel. Halimbawa, kayo po ay caregiver dati, umuwi na kayo ng Pilipinas, nag-for good na kayo. Tapos ngayon magtatrabaho ulit kayo ng worker, mag-a-apply po ulit kayo. Hindi na po kayo tatanggapin kasi may record na po kayo sa system ng PIBA. Yung sinasabing PIBA po ay parang, kumbaga sa Pilipinas, POAA, pagdating naman sa Israel ay PIBA ang tawag nila. And next, kailangan meron na po kayong NBI clearance. Wala po kayong magulang na nandito, asawa, or anak na nagtatrabaho ngayon dito sa Israel. So, in short, mga kapatid lang, pinsan ang pwede kamag-anak nyo na nandito. Pero, hindi po talaga pwede ang mag-asawa, or may mga parents na ba kayo dito, may mama na ba kayo, papa na nandito, hindi po kayo allowed. And sunod ay physically and mentally healthy. Kasi po, ang pagiging isang hotel worker po or housekeeper po dito ay mahirap. Hindi naman sa tinatakot ko kayo mga kabilabs, pero marami na po kasi tayong mga kaibigan na mga hotel workers and nakikita ko naman yung hirap nila. Mahirap kasi, sa inyo kasi kailangan, physically talaga yung kailangan mabilis kumilos. And number 8, have a proper manner. So, syempre, kailangan marespeto ka kasi ikaw yung haharap sa mga guests. So, kailangan nandun yung proper manner po natin, hindi dapat bastos. Kailangan nandyan yung magandang pakikitungo. Papunta tayo, balikan natin yung physically and mentally healthy. Hindi pala pwede dito yung mga may nakakahawang sakit tulad ng TB, HEPA, and AIDS, mga ganyan. Any sakit na nakakahawa, malabong makapunta dito sa Israel. So, very, ano sila dyan, strict sila dyan pagdating sa mga ganyang sakit. Kaya kung halimbawa, meron na po kayong mga previous na record or sakit na po kayong gano'n dati, baka masayang lang po ang inyong effort and pera sa pag-aayos sa mga requirements. Although, wala po ng placement fee, pero wag na po tayong magipagsapalaran kung meron po tayong mga nakakahawang sakit. And sunod po ay good English language skills to communicate in English with hotel management and guests. So parang ano lang po ito sa proper manner. Parang dikit lang sila. Kailangan dyan ay kaya natin makipag-usap in English sa mga hotel guests po or sa mga managers po natin. And number 10, printed copy of workers information sheet or e-registration login at. So nakalagay po dyan yung link. Lagay ko na lang po sa description box below. Ibig sabihin dito mga kabilabs, kailangan kompleto na yung e-registration natin ha. Halimbawa, hindi pa tayo kompleto sa requirements, wag na wag muna tayo mag-e-start na mag-e-reg. Kasi sayang naman po kasi yung slot, hindi rin po kayo i-entertain ng POAA. And sunod po dyan is Certificate of Online Pre-Employment Orientation Seminar or PEOS. And sunod ay valid passport copy. Valid for 6 months po yan. And sunod po ay 2 pieces ng 2x2 picture. Yun lang po yung mga qualification nila for registration.
And sunod naman po, documentary requirements. Ibig sabihin, yung mga kailangan nyong i-comply ng mga documents. So, number one po is print out of registration account. So, mangyayari lang po yan kapag okay na po lahat ng requirements ninyo. Tsaka pa lang po kayo makapag-print out ng e-registration. And sunod po dyan, yung certificate of online pre-employment orientation seminar. So, yung POs na yan, makakapasok lang po kayo dyan kung okay na po yung e-registration po natin. And ano lang po yan, madali lang daw po yan. Parang meron lang po kayo mga sasagutan sa POs na yan. Pre-employment orientation seminar. So, after nyo po dyan, makakakuha po kayo ng certificate. And, sunod po ay test the in-situ certification on housekeeping. So, given na po yan, at yan po yung pinaka-importante po sa lahat, na meron po tayong in-situ ng housekeeping. And, sunod po ay scan copy of passport. Yan. Sa mga hindi po dyan techie, or hindi masyadong gamay ang mga technology, pwede po kayo magpatulong sa mga mas nakakabata sa inyo para sila na po yung mag-scan para sa inyo. And sunod po ay NBI clearance. And copy of birth certificate issued by PSA or Philippine Statistics Authority. Itong birth certificate na ito, sa inyo lang po yan. Wala na po si husband, si children. Hindi na po yan hinahanap. Sa inyo lang po yan. Birth certificate nyo lang po. And sunod po ay copy of UMID ID. Kung wala pong UMID ID, allowed naman po ang national ID. Or kung wala naman po, voter's ID. O kung wala pa rin po, postal ID. Or driver's license of applicant. And copy of spouse UMID ID or voter's ID or postal ID or driver's license or PSA national ID for PIBA system requirement. Yun po yung mga requirements lang na kailangan nila. And other requirements or criteria as may be specified by PIBA. So kung mayroon pa mga karagdagang mga requirements, malalaman nyo rin po yan sa inyong application. Then, sabi dito, each applicant shall initially file his application with POA via online registration procedure as follows. So, i-visit nyo raw yung POA website, yung www.onlineservices.dmw.gov.ph. Under e-registration, makikita nyo raw yung Let's Go. I-click nyo raw yun. And kung wala po raw kayong e-registration, i-click nyo po yung register link. Then, click the I accept the terms of use. To continue, fill up the form with your personal data, then click register. So, itong mga kabilab, madali lang po ito, pero kung naghahanap po kayo ng, kasi yung iba mas nagigets po nila yan kapag napapanood nila sa video, I think marami pong tutorial kung paano po mag-register sa e-registration. Marami pong tutorial sa YouTube. So, manood na lang po kayo para mas madali po para sa inyo. And estimated cost associated with the recruitment and employment of the hotel housekeeper, wala po itong fees. So, gaya na nasabi ko sa inyo, wala po silang placement fee. Ang magiging gastos nyo lang po dito is yung pag-aayos nyo ng requirements. And, halimbawa, papunta na po kayo dito, kayo po ang sasagot ng inyong plane ticket. So, one way lang po yun. And, syempre, yung medical nyo, kasi kayo sa inyo po yan, kayo po yung aplikante, kaya kayo po yung maki-shoulder ng inyong medical. So, sa mga nakausap ko po na mga nandito na, more or less 100K naman po. Kasi yung iba kasi bumabiyahe sila, so sinasama nila yung mga pamasahe nila. Kaya, depende po talaga yun sa mga aplikante. Depende sa kanilang mga gastusin. Pero yung mga nabanggit ko naman mga requirements dito, hindi naman po sila ganun kamahal. Unless, kung wala pa po kayong yung housekeeping na in situ, kukuha pa po kayo. So, matatagalan. Hindi na kayo makasama sa slot na hinihingi ng POA ng 1,200. Baka sa next na kayo. Okay, so, nagawa na po natin to ng topic mga kabilabs, di ba? So, kung gusto niyo pong malaman yung talagang pinagdaanan ng mga nandito na, kasi nagkaroon na po tayo ng one-on-one interview sa mga nandito na. So, ito po yung pinagdaanan niya. You may watch this video sa mga hindi pa po nakakapanood. And kung gusto niyo pong malaman kung ano yung dadatnan niyo na trabaho dito or kung apartment tour, kasi syempre, minsan nagtatanong kayo kung ano yung ba yung pagdating niyo ba dito, ano yung dadatnan ninyo. So, ito po yung ginawa kong video. Pwede nyo pong balikan.
And sa mga may mga question po regarding sa application nila, kung nahihirapan po kayo sa e-registration or etc. or sa naghahanap po dyan ng halimbawa sa kanilang mga requirements, may mga hindi malinaw para sa kanila, yeah, i-PM nyo po ako sa aking Facebook page and i-add ko po kayo doon sa ginawa naming Facebook page. Gaya po na nasabi ko sa starting ng ating video, meron po tayong Good Samaritan na aplikante rin, na willing tumulong. So, ipopost na lang po niya doon yung mga, pwede kayo mag-post doon ng mga question nyo and sasagutin na lang niya po kayo. Amazing. Lahat doon. So, yan po ay private. So, sa mga ano lang po yun, exclusive lang po yun sa mga aplikante. And kung may mga iba po kayong katanungan, comment down below and susubukan natin masagot lahat yan. With regards naman po sa sahod, di ba sabi ko sa inyo, hindi nagkakalayo yung sahod natin ng mga hotel workers, pwede nyo pong balikan yung ka-upload ko lang, nakalagay doon, nasabi ko doon, kung magkano yung sinasahod ko bilang caregiver dito sa Israel. And, kaunting advice na lang po ito sa inyo, kung halimbawa, ngayon nyo lang po ito napanood at hindi pa po kayo, wala pa po kayong requirements ni isa, wala pa po kayong NC2, pero gustong-gusto nyo makarating sa Israel, or nag-iisip ba kayo kung maganda ba dito sa Israel? Honestly, bilang almost 8 years na po ako nagtatrabaho dito sa Israel. Yes po, napaka-laking privilege na makapunta at makapagtrabaho dito sa Israel. Kasi alam naman po natin lahat na once in a lifetime opportunity lang po ito na makarating dito. Siyempre, hindi ito sa pagiging religious, mga kabilabs, pero siyempre, ito yung promised land, holy land, na pinanggalingan ni Jesus Christ. So yung makapagtrabaho dito, malaking privilege yun para mapuntahan natin yung mga nakasulat sa Bible. Ito po yun sa pinaka-privilege ng pagtatrabaho dito sa Israel. Kasi lahat ng mga Kristiyano bilang lumaki tayo sa isang religious na bansa na naniniwala kay Jesus Christ, napakalaking advantage na makarating talaga ng Israel. At isa pa mga kabilabs, merong limit yung pagtatrabaho natin dito. Kung hindi ako nagkakamali, nasabi dito ay 5 years ata, not more than 5 years ata yung kontrata nyo pagdating dito. Pero, pag nakarating ka po ng Israel, marami na pong mga opportunity na nag-aantay sa inyo na mag-cross country. And sa mga cross country na yon, pwede nyo pong makuha yung mga kamag-anak ninyo. Mahirap po kasi mag-apply. In reality to, real talk to mga kabilabs, na kapag nasa Pilipinas ka, napakahirap mag-cross country. Pero once na nasa Israel ka, napakadali na sa iyo na mag-apply sa ibang bansa na pwede mong makasama yung pamilya mo. Isa yun sa i-consider natin na parang stepping stone, gawin natin stepping stone ang pagpunta na Israel. Kasi pag nandito ka na, napakadali na mag-cross country. Basta may pera ka. Pero sa mga nababalitaan ko naman, okay naman yung sahod. Basta panoorin nyo yung sinasabi ko sa inyong previous vlog, makaka-relate kayo sa sinasabi ko ngayon. Kayang-kaya nyo mag-cross country. So, dito na natin tatapusin ang ating vlog, mga kabilabs. Kahapon po kasi, napunta kami sa Dead Sea, sa lowest point on earth. And medyo, ano pa ako, medyo hindi okay yung pakiramdam ko ngayon. Pero dahil ito ay urgent at limited lang yung slot, gusto ko na pong sabihin sa inyo, gusto ko na pong i-share sa inyo ang magandang balita. Kaya sa mga aplikante dyan, na kompleto na yung requirements ninyo, see you soon! And God bless po! Sana po ay isa kayo sa mapapalad na makarating din dito sa bansang pinagpala. Basta, don't forget lang po na mag-pray lagi kay God, na kung ano po yung dinidesire ng puso ninyo, ay sana ay pakinggan niya. Always pray lang po, and huwag po kayong maiinip. Just, magtiwala lang po kayo sa Kanya. So, if you think nakatulong po itong video na ginawa natin, please don't forget to like this video. Pakishare na rin po para makatulong tayo sa ating mga kababayan. And please don't forget to subscribe and ring the notification bell para updated ka po lagi sa mga susunod nating mga videos. Paalam, Laila to. Good night! Light me up, don't you stop, cause tonight, it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride.